there is really someone who wanted to help you. Kailangan nyo lang i-embrace at tanggapin na sila ay tutulong sa inyo. Yung bang, wag dapat maging reluctant. Wag dapat mahiya sa mga bagay na gustong itulong sa'yo. Yung research advocacy po kasi, it's actually the product of my advocacy inside the school. Meron ako advocacy dito, call that one as ano, tutorial bodies reading advocacy. Because of this TIBRA, napag-desisyonan ko, why not ilabas ito sa komunidad? Ang takbo ng TIBRA kasi, yung tutorial bodies reading advocacy dito sa school, meron akong regular class ng mga bata. Then, meron din akong special education ng mga bata. Because I'm teaching both in special education, and I'm also teaching in a regular classroom. Ang ginawa ko, yung mga regular student ko, nagpapatulong ako para turuan din yung mga sped learners ko, o di kaya yung mga estudyante na medyo nahihirapan sa pagbasa. At the same time, ang dinevelop ko kasi doon is, yung meron silang interaction, interpersonal relationship, kasi mas mahirap i-develop yun sa mga sped learners eh. Para maging accepted din sila sa society, inside the school, like even the community, doon ko yung nakuha yung idea na ilabas siya sa komunidad. Sa teaching, we are more on with the question, how to read a certain word. Sometimes you tend to forget the questions like what and why, what motivates them to read, tsaka why they need to read. Doon ako nakafocus sa dalawang tanong na yun, kaya na-put up ko yung research. At the same time, personally siya sa akin, dalawang beses akong nag-grade 1 dahil lang sa di ako marunong magbasa noon, ay nangyari, meron akong kaibigan doon na every afternoon, tinuturuan niya ako magbasa. Teacher na ako ngayon, so why not also give the same favor na nangyari sa akin before? Ang ginawa ko, ako kaya yung mamimigay ng mga aklat. While they are staying at home, they are reading. Then, ma-develop yung kanilang reading skills. That's open to all. May gustong humingi. Then, nag-identify kami ng dalawang barangay. Binigyan namin. Inisa-isa namin, bahay-bahay. Bigyan namin ng mga reading materials at saka yung mga school supplies. Kasi nga, most of the students here, modular yung kanilang modalities. So, para magamit din nila, pagpasokan na. Nagsimula din ako sa gaya nila na hindi marunong magbasa. But because I was being inspired and helped by someone, I was able to become who I am now. Every time nakikita ko yung mga bata na medyo talaga nahihirapang magbasa, naalala ko yung sarili ko noon. Gusto ko talaga na di na yun siya mangyari pa. At same time, gusto sila ma-encourage. Gusto kong makita din nila na kahit hindi pa ako marunong magbasa, ma-inspire ako, matulungan ako, then I can be that someone. There is really someone who wanted to help you. Kailangan nyo lang i-embrace at tanggapin na sila ay tutulong sa inyo. Yung bang, wag dapat maging reluctant. Wag dapat mahiya sa mga bagay na gustong itulong sa iyo. Because that will help you in the future to become whom you wanted to be.